minamahal kita. Tatlong simpleng salita, ngunit napakabigat ng kanilang dala. May kapangyarihan silang magpalipad ng mga puso at magbigay liwanag sa mga espiritu. Ang pagbigkas ng mga salitang ito ay parang pagbibigay ng isang piraso ng iyong puso, isang testamento sa malalim na koneksyon na mayroon ka sa ibang tao. Sa masalimuot na sayaw ng mga relasyon, ang minamahal kita ay nagsisilbing tanglaw na nag-iilaw sa daan patungo sa pagiging malapit at pagiging bukas sa isa't isa. Ang pag-ibig, isang damdamin na maraming mukha, ay sumasaklaw ng higit pa sa mga panandaliang pakiramdam. Ito ay isang tapiserya na hinabi gamit ang mga sinulid ng koneksyon, pangako, tiwala at kahinaan. Ang koneksyon ng pundasyon, isang malalim na pag-unawa at pakikiramay sa kalooban ng iba. Ang pangako ay kumakatawan sa malay na pagpili na alagaan ang relasyon, na harapin ang mga unos ng buhay ng magkasama. Ang tiwala, isang mahalaga at babasagin na elemento, ay nakukuha sa pamamagitan ng palaging pagkilos at bukas na komunikasyon. Ito ang pundasyon kung saan maaring umunlad ang kahinaan na nagpapahintulot sa atin na alisin ang ating mga baluti at ipakita ang ating tunay na sarili. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagtanggap sa lahat ng mga aspetong ito na alagaan ang kanilang paglaki sa hardin ng ating mga relasyon. Sa masalimuot na tanawin ng mga polyamorous na relasyon, ang malinaw at mapagkalingang komunikasyon ang pinakamahalaga. Sa pagkakaroon ng maraming minamahal, ang pangangailangan na ipahayag ang mga pangangailangan, inaasahan at hangganan ay nagiging napakahalaga. Ang bukas na pag-usap ay nagsisilbing tulay na nagdudugtong sa mga isla ng mga individual na pagnanais sa pinagsasaluhang mainland ng relasyon. Ang regular na pag-usap, aktibong pakikinig, at kahandaang harapin ang mga hindi komportable na sitwasyon ay mahahalagang kasangkapan sa toolkit ng komunikasyon na ito. Ang katapatan, kahit na hindi komportable, ay nagbubuo ng tiwala at pinipigilan ang mga hindi pagkaunawaan na lumala sa ilalim ng ibabaw. Habang ang minamahal kita ay may napakalaking kapangyarihan, ang mga aksyon ay kadalasang mas malakas kaysa sa mga salita. Hindi palaging kailangan ang mga engranding kilos. Ang maliliit at pang-araw-araw na gawain ng pag-ibig ang tunay na nagpapalusog sa isang relasyon. Isang sorpresa na tasa ng kape, isang nakikinig na tainga pagkatapos ng mahabang araw, isang sulat kamay na tala na nagpapahayag ng pasasalamat. Ang mga tila hindi gaanong mahalagang kilos na ito ay may kapangyarihang ipadama sa ating mga mahal sa buhay na sila ay nakikita, pinahalagahan at minamahal. Sa larangan ng polyamory, kung saan ang oras at lakas ay madalas na nahahati, ang maliliit na kilos ng pag-ibig na ito ay nagiging mas makabuluhan. Ang mga ito ay mga palatandaan na kahit nasa gitna ng maraming pag-ibig, ang bawat relasyon ay pinahahalagahan at inuuna. Bahagi 5, pag-navigate sa selos, isang pagsubok ng tiwala at komunikasyon. Ang selos, isang natural na emosyon ng tao, ay maaring lumitaw sa anumang relasyon, ngunit maari itong maging partikular na kitang-kita sa mga polyamorous na dinamika. Sa halip na tingnan ng selos bilang isang banta, mahalagang lapitan ito ng may pag-usisa at pakikiramay. Anong hindi natutugunan na pangangailangan o kawalan ng kapanatagan ang ipinapakita ng emosyon ito? Ang bukas na pagkilala at pagtalakay sa mga damdamin ng selos sa lahat ng partner ay napahalaga. Ang paglikha ng isang ligtas na espasyo para sa kahinaan at pag-unawa ay nagpapahintulot sa selos na mabago mula sa isang mapanirang puwersa tungo sa isang pagkataon para sa pag-unlad at mas malalim na intimacy. Tandaan, ang tiwala ay hindi ang kawalan ng selos, ngunit ang lakas ng loob na harapin ito ng magkasama. Bahagi 6, paggalang sa mga hangganan, ang pundasyon ng malusog na relasyon. Ang mga hangganan, ang mga hindi nakikitang linya na ating iginuguit upang protektahan ang ating emosyonal na kagalingan, ay mahalaga sa anumang relasyon, ngunit mas nagiging makabuluhan ang mga ito sa polyamory. Ang mga hangganan ng bawat individual ay natatangi at karapat-dapat igalang. Ang mga hangganan ito ay maaring may kinalaman sa mga pangako sa oras, antas ng emosyonal na intimacy o pisikal na paghawak. Ang malinaw at magalang na pakikipag-usap tungkol sa mga hangganan ay mahalaga at mahalaga ring makinig ng may pakikiramay at pag-unawa kapag ipinapahayag ng isang partner ang kanilang mga limitasyon.
Ang paggalang sa mga hangganan ay nagbubuo ng tiwala at nagpapahintulot sa bawat individual na makaramdam ng ligtas at panatag sa loob ng relasyon. Bahagi 7, ang natatanging awit ng bawat pag-ibig, pagdiriwang ng individualidad. Isa sa mga magagandang aspeto ng polyamory ay ang pagkilala na ang bawat relasyon ay natatangi, isang awit na binubuo ng sarili nitong himig, ritmo at harmonya. Ang paghahambing ng mga relasyon ay parang paghambing ng mansanas at dalandan. Ang mga ito ay magkakaibang entidad. Bawat isa ay nag-aalok ng sarili nitong lasa at sustansya. Ang pagdiriwang ng pagiging natatangi ng bawat koneksyon ay nagpapahintulot sa atin na pahalagahan ang magkakaibang tapiserya ng pag-ibig sa ating buhay. Kung paanong ang isang hardin na yumayabong sa pagkakaiba-iba ng mga halaman nito, gayon din ang ating kakayahan para sa pag-ibig ay lumalawak kapag niyakap natin ang pagiging natatangi ng bawat relasyon. Bahagi 8, polyamory at ang kasaganaan ng pag-ibig. Maari ba tayong tunay na magmahal ng higit sa isa? Ang isang karaniwang maling kuro-kuro tungkol sa polyamory ay ang pagmamahal sa maraming tao ay nagpapaliit sa pagmamahal para sa isang individual. Ito ay parang sinasabi na ang pagkakaroon ng maraming kaibigan ay nagpapaliit sa halaga ng isang pagkakaibigan. Ang pag-ibig, hindi tulad ng isang limitadong mapagkukunan, ay may kakayahang lumawak at dumami. Kung paanong ang isang kandila ay maaring magsindi ng hindi mabilang na iba pa nang hindi nababawasan ang sarili nitong apoy, gayon din ang ating mga puso ay maaring magkaroon ng walang hanggan na pag-ibig para sa maraming partner. Ang bawat relasyon ay isang natatanging pagpapahayag ng pag-ibig, at ang pag-ibig na nararamdaman natin para sa isang tao ay hindi nakakabawas sa pag-ibig na nararamdaman natin para sa iba. Nagdaragdag lamang ito sa kayamanan at komplikasyon ng ating buhay. Bahagi 9, ang kahalagahan ng pagkilala sa sarili sa mga polyamorous na relasyon. Ang pagyakap sa polyamory ay nangangailangan ng malalim na pagsisid sa pagkilala sa sarili. Ang pag-unawa sa ating sariling mga pangangailangan, pagnanais, estilo ng pagkakabit, at emotional na trigger ay mahalaga para sa pag-navigate sa mga komplikasyon ng maraming relasyon. Ang pagninilay-nilay at pagsusuri sa sarili ay mahahalagang kasangkapan para sa personal na pag-unlad, at para matiyak na tayo ay pumapasok sa mga relasyon mula sa isang lugar ng kabuuan, hindi naghahangad na puna ng mga kakulangan sa loob natin. Ang therapy, pagsusulat sa journal, at bukas na komunikasyon sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan ay makakatulong lahat sa paglalakbay na ito ng pagtuklas sa sarili. Habang mas naintindihan natin ang ating sarili, mas magiging handa tayo na mag-navigate sa mga komplikasyon ng pag-ibig at mga relasyon, monogamous man o polyamorous. Bahagi 10, ang moral na kompas ng polyamory, ethical na hindi monogamy. Ang polyamory ay hindi magkasing kahulugan ng ethical na anarkiya. Sa katunayan, binibigyang diin ng ethical na hindi monogamy ang kahalagahan ng katapatan, integridad, at paggalang sa lahat ng relasyon. Ito ay tungkol sa malay na pagpili na makisali sa maraming relasyon nang may buong kaalaman at pahintulot ng lahat ng kasangkot. Ang transparency, komunikasyon, at pangako na panatilihin ng mga kasunduan ay napakahalaga. Ang ethical na hindi monogamy ay tungkol sa pagbuo ng mga relasyon batay sa tiwala, paggalang, at mga pinagsasaluhang halaga. Ito ay isang malay at sinadya na diskarte sa pag-ibig at mga relasyon na inuuna ang kagalingan ng lahat ng individual na kasangkot. Bahagi 11, pag-ibig, pinarami pagyakap sa komplikasyon. Ang pag-ibig sa lahat ng anyo nito ay isang komplikado at magandang paglalakbay. Ang polyamory, kasama ang masalimuot na dinamika at natatanging mga hamon nito, ay nag-aalok ng ibang paraan ng pagdanas at pagpapahayag ng pag-ibig. Hindi ito isang landas para sa mahihina ang loob, ngunit para sa mga pumipiling tahakin ang pakikipagsapalaran na ito, maaari itong maging isang lubhang kasyasya at nakapagpayaman na karanasan. Sa pamamagitan ng pagyakap sa bukokas na komunikasyon, paggalang sa mga hangganan at pag-aalaga sa pagkilala sa sarili, maaari nating i-navigate ang mga komplikasyon ng polyamory nang may pakikiramay, integridad, at bukas na puso. Sapagkat sa tapiserya ng koneksyon ng tao, mayroong puwang para sa pag-ibig sa lahat ng kahangahangang anyo nito.